Magaling kayo. At pinakita mo na ikaw ha, tunay na pinuno ng bayan natin. Nagahanap mo kami, Mayor. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay si Mayor! Mabuhay! Ginagawa namin yan para sa bayan, para sa ating mga mamamayan. Yun ang importante, di ba? Excuse me, Mayor. Nakakagulo po sa labas. Hindi po. Huwag lang kayo sa akin magpasalamat. Dahil ito po ginawa nating lahat. Sa tulong nyo, sa pasensya nyo, nalabahan natin ang epidemya. Ngayon po, tatanggalin na po natin ang quarantine at bukas na po ang bagong pag-asa dahil mahal. Malena. Sige, tutuloy na ako. Salamat, Mario. Tay! Salamat po. Walang anuman, anak. Sige. Sige po. Balitang balita na si Merong ipinagbubunyi ng bayan. Tagapagligtas nito. Yun nga pa sinasabi ko Kinuha niya yung credit sa pagkalutas ng epidemya. Mga fathers, huwag tayong magalit. Nagkasundo tayo na ganun talaga mangyayari. Na hindi natin palalabasin na may kinalaman si Santino. Yun ang nangyari. Oo nga. Si Father Paul nagpapakambiter. Hindi ah. Father Paul, nailigtas ang taong bayan mula sa epidemya. Napagaling ni Santino ang mga tao na hindi nailagay sa panganib ang kanyang buhay. Doon pa lang, marami na tayong dapat ipagpasalamat. Pero Father, pakiramdam ko, ginamit lang tayong lahat ni Mayor para sa sarili niyang agenda. Lalong-lalo na si Santino. Inuto niya tayo na kapakanan ng bayan ang nasa isip niya. Father Ringo, kung ano man ang intensyon ni Mayor, siya na lang ang mananagot noon sa itaas. Ang isipin na lang natin, tapos na ang krisis. Ligtas na ang bagong pag-asa. Amen? Amen! Amen! Biligtad ako sa Kuya. Hindi ko inaasang mag-isa mong naayos ang epidemic dito sa bayan at ikaw pang hinihirang na tagapagligtas ngayon. Hanga talaga ako sa Kuya. Nawa ko lang ang trabaho ko bilang mayor ng bayan na to. Ngayon, Robert, maayos na ang lahat. Magaling na si Judge. Ngayon, tuloy na sentensya ni Anita. Magpabayad na rin siya sa ginawa niya sa mga magulang natin. Matutupad na rin ang mga pangako ko sa ating mga magulang. Nag-iisip lang ako. Ngayon nung kasi pumasok sa isip ko ngayong
ko lang aaminin sa sarili ko na hindi lahat ng bagay kaya kong gawin. Sabi sa akin ni Father Anthony, ang tao daw may hanggan ng kakayahan. May gusto daw po tayong abutin, pero hindi natin maabot. Yun na lang po ang dapat ibigay natin kay bro. Umasa lang po tayo na tutulungan niya tayo dahil nagawa na natin ang ating mga makakaya. Santino? Excuse me po. Tawag lang po ko ni Father Andrew. Yeah. Matagal kitang nakalimutan. Akala ko kaya ko nang gawin lahat. Salamat, binigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko sasayangin ito. Salamat po sa pagligtas niyo sa asawa ko. Hindi lamang si Patricia ang binigyan niyo ng panibagong buhay. Ako man ay binigyan niyo rin. Dahil ipinakita niyo sa akin ang mga kahinaan ko. Dahil ipinalik niyo sa lupa ang aking mga paa. Dahil ipinaramdam niyo sa akin na tao lamang ako na may mga hindi kayang gawin. Nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko uli kayo. Salamat po sa milagrong ipinakita ninyo. Pero hindi po ako titigil dito. Hahanapin ko po ang lunas sa sakit na ito. Hindi para sa aking sarili. Hindi para patunayan na magaling ako. Kundi dahil ito ang maaari kong iambag para makapaglingkod sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po.